It's time for an afternoon run, mga buddy. So, almost 5:30 na ng hapon. Napasarap tayo ng panonood sa Netflix, no? Ito nga, medyo nasisira yung ating schedule dahil sa na-hook up tayo dito sa Netflix. So, kahapon at saka nung isang araw, hindi na rin ako nakatakbo. Aking inaksaya yung oras ko sa panonood, sa halip na tumakbo. So, ngayon, babawi tayo. Siguro mga 5 kilometers lang yung ating tatakbuhin. At mamaya may kukwento ako sa inyo bago ako nakarating dito sa lugar na to. May ladaanan ako kanina doon na ano, na dalawang lokal mag-ina. So ikuwento ko sa inyo mamaya yung istorya. Okay? So samahan niyo ako sa isa na namang takbo dito sa may gilid ng disyerto. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. The fox. See. There he is. Woo. He's running. Shoot. Come here. I saw you. Apat na beses na natin na nakikita siya dito sa burol na to. Ibig sabihin, nandito lang yung kanyang lungka. Dito lang siya. Paikot-ikot eh. Okay, so kanina may kinukwento ako bago ako mag-start na tumakbo. So naglakad ako mula doon sa may villa papunta nga dito sa may herfi. Then meron doong nakatambay na mag-ina, mga lokal na kung saan ay nagtitinda ng face mask. Pero dahil nga sa Ramadan ngayon, isa rin sa nakaugalian ng mga lokal, lalo na yung mga walang kakayanan. Kapag sinabi kasi natin na mga Arabo, hindi lahat may kaya. Hindi lahat mayaman. May mga karaniwang tao din, kagaya sa atin sa Pilipinas. Hindi lahat sila ay marangya ang kanilang pamumuhay dito sa Saudi Arabia. So mayroong isang matanda na bumaba sa kanyang SUV at nagbukas ng kanyang likod ng sasakyan. At yung palang likod ng sasakyan,
ay puno ng mga pagkain. May mga tubig, may mga grocery. So, eksakto naman na pagdaan ko, so binati ko siya. Hindi ko na lang na-video, no, kasi ano ko rin, ayaw ko rin naman ipakita yung kanilang ginagawa na pagtulong. Kasi isa rin sa tradisyon, isa rin sa nakaugalian ng mga kapatid natin na mga Muslim. Kapag ganitong Ramadan ay nagbibigay talaga sila ng tulong. At hindi lang isang beses ko nakita yung generosity ng mga Arabo dito sa Saudi Arabia. Minsan na habang tumatakbo kami, may mag-aabot sa amin ng tubig. O kaya minsan pagkain talaga. Or pagmeryenda. Minsan nga pera pa ay binibigay nila. Ganon kabuti yung ating mga kapatid na Muslim. Lalo na nga pagsapit ng ganitong panahon ng Ramadan. So matatapos na nga ito. Ilang araw na lang. Sa madalit salita, paglampas ko dun sa mag-ina, siguro yung bata mga nasa 4 years old lang yon, batang lalaki. At nakita ko rin yung matanda, nag-abot. Kasama yung kanyang anak na babae, nagbigay ng siguro 5 kilong bigas yun, yung kanyang iniabot doon sa mag-ina. Naalala ko lang kasi itong mag-ina na to, naalala ko lang yung time namin ng aking mama, ng aking mother. So dahil nga sa Mother's Day, pag-usapan natin yung tungkol sa isang ina, sa sakripisyo ng isang ina. So yun, iniabot. Nagpasalamat yung ano, yung babae sa pagbibigay noong 2 bag ng bigas. Siguro almost 10 kilos yung ibinigay na yon. Pati yung bata tuwang-tuwa din. At doon na nagsunod-sunod na yung mga sasakyan. Pinagbibigyan na rin nung mga ano, nung mga nakakita. Pinagbibigyan na rin nila yung mag-ina. Inaabutan ng konting pera yung bata. Kita ninyo. So ano yung lesson learned dito? Yung pagkakaroon ng chain reaction ng kabutihan nung matanda na nagbigay ng 2 bag na bigas, nakita nung iba pang lokal, nag-abot din sila ng pera doon sa mag-ina na ito. So sa kainitan ng sikat ng araw, so almost ano pa lang yun, mga alas 4 pa lang ng hapon kanina nung pagdaan ko, at nandun sila nakabilad yung mag-ina na ito. Kaya bilib ako doon sa magulang, lalo na doon sa ina nga, nakasama ng bata, kasi biruin mo yon. Gusto lang nilang kumita ng konting barya para siguro pantawid, para makasurvive sila sa maghapon kasama yung kanyang anak. Siguro plus sa factor na rin yung may kasama siyang bata, kasi yung mga makakakita ay maaawa, mahahabag sa kanila. Pero hindi na importante yun eh. Ang importante doon mga buddy, yung pagtulong na ginawa nung matanda na Arabo din sa mag-ina. Napakalaking tulong na yung ano, yung 10 kilong bigas na yon na inabot sa kanya. Sana pagpalain pa yung matanda na yon, kumaba pa yung kanyang buhay, at marami siyang blessings na matanggap upang sa ganun ay maibalik niya rin ito sa mga nangangailangan niya na kapatid dito sa Saudi Arabia. So almost magsi 6:30 na siguro ng hapon. It's time for us to go back sa ating accommodation kasi medyo dumidilim na rin. Ayan, kita naman nyo yung ating paligid. Tumubog na si Haring Araw. So let's go. Sana may natutunan kayo dito sa vlog natin, hindi lang para maaliw kayo sa pagtakbo natin, kundi gusto ko rin na may matutunan kayo, may mapulot kayo na aral na sana ay balang araw ay gawin nyo rin kung sakali man na kayo ay may kakayahan na tumulong kahit sa napakaliit lang na paraan mga buddy. Napakasarap na sa pakiramdam yung makapagbigay ka ng tulong nang wala kang hinihinging kapalit. Hindi lang tuwing araw ng Pasko, hindi lang tuwing araw ng Ramadan, kundi araw
araw kung sakali man na may mga ilangan ng tulong mo at kaya mo rin ibigay, why not, di ba? Ito yung isang paraan para maibalik natin yung ating blessings na natatanggap. So muli, ito ang inyong supremo. See you next time, mga buddy.